Hello mga ka-bakers, welcome back to my channel. Okay, for today's videos, pag-uusapan natin, it's all about the determination of scaling weight of loaf bread. Okay, marami kasi sa atin mga ka-baker, marami kasi mga bakery na napupuntahan ko. Halos lahat kadalasan ng mga problema nila sa mga tinapay nila, lalo na sa loaf bread, is yung pamamaiwang sa tinapay. Kumbaga, nagiging sexy siya, no? So, isa lang po yung pinaka main factor na problema sa tinapay nila. It's either na kulang sila sa timbang or nagsubraan sa pagpapaalsa ng tinapay nila. So ngayong araw, ituturo ko po kung paano po natin susukatin yung tamang timbang or tamang dough weight na ilalagay natin sa loaf molder. Okay, so ito po. Una, gagawa ko lang ako ng sample. Ayan. So, for example, ito yung loaf molder natin. Ayan, pagpasensyahan niyo po yung drawing ko. Medyo hindi talaga ako marunong mag-drawing. So, okay, so ito na po yung ating sample ng loaf molder. Okay, so for example, kukunin ko lang siya ngayon. Kukunin natin ngayon yung length. Ito yung tinatawag na length. Yung haba. At saka yung width. Yung laki. Okay, so for example, yung length is 30 centimeter length. Tapos yung width naman, for example, 9 centimeter. At saka yung height, kung gaano siya kataas. So for example, 10 centimeter yung height. Okay? Tanggalin natin yan, wala yan ha. So, ganito yung gagawin natin. So, 30 centimeter times 9 centimeter, okay, times 10 centimeter. Okay, so, multiply lang natin siya. 30 centimeter times 9 centimeter times 10 centimeter. Equals 2,700. Okay, so pag open top, yung gagawin natin is i-divide natin siya sa 5.2. Okay, so 5.2 is close top. Pag close top yung molder slice bread nyo. Kunyari, pag yung may normally naman dito sa Pilipinas, yung mga loaf bread talaga is may takip. Yung kumbaga flat lang. So, di-divide natin siya ng 5.2. Ang sagot nun, yun yung ilalagay natin sa ating molder. Okay? So, 2,700 divide 5.2 equals, so 519.23 grams. So ganyan po siya kalaki, ganyan po kabigat yung ilalagay natin doon sa loaf bread natin, sa loaf molder. Okay, pag close, pag open top naman yung gagawin mo, yung walang takip na molder, yung tinapay niyo, yung magiging tsura ng tinapay mo, magiging ganito siya. Ganyan. Ganyan. So, magiging ganyan yung itsura ng tinapay mo dahil wala siyang takip. Okay. 2,700 divide 4.5 pag open top. Pag open top yung gagawin mong loaf bread. So, 2,700 divide 4.5. So, 600 grams yung inalagay mong dough weight doon sa loaf molder mo.
Okay? So, dahil na-compute natin yung ideal dough weight na ilalagay natin sa molder, doon pa lang hindi na siya magkakaroon ng pamamaywang. Hindi na tayo mag-overproofing or magkakaroon ng butas-butas ng loaf mold, ng loaf bread nyo. Okay? So, ito yung tamang procedure sa paggawa ng loaf bread. Okay mga ka-bakers, tapos na po. Ito na po yung ating tamang computation ng loaf molder. At sana may natutunan kayo. See you our next vlog. Bye-bye.